Magkakasama sa koalisyon ng administrasyon ang ilang dating magkakalaban sa politika. Handa na raw silang kalimutan ang dating hidwaan. Pero tingin ng isang political analyst, panandalian lang ang alyansang ito at iba na ang usapan pagdating ng eleksyon 2016. Live mula sa Quezon City, my report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, sa ilalim ng partido ni Pangulong Aquino ay nagsama-sama ang mga kakandidatong senador na nagmula sa iba't ibang partido at marami rin na nakapansin na isa sa mga kapartido ng Pangulo ang tila na etsapwera. Ayon po sa isang political analyst, ito po ay dahil na rin napakahalaga ng bawat isang senatorial slot sa election 2013. Nang iharap ng Liberal Party sa publiko ang kompletong senatorial slate nito, ilang personalidad ang tumawag ng pansin. Si Senator Francis Escudero, hindi man kapartido, kaalyado na ni Senator Marrojas. Noy B o Noy-Noy Binay ang sinuportahan ni Escudero noong 2010 elections. Magkasama rin sa senatorial slate si dating Senadora Jambi Madrigal at Representative Cynthia Villar. Matatandang isa si Madrigal sa mga nagsulong na investigasyon noon kaugnay sa umunoy maanumalyang C5 Road Extension Project na dumaan sa real estate property ni Villar. Ginamit umano ni Senador Manny Villar ang kanyang kapangyarihan bilang Senate President noon. Pero handa na raw ang magkabilang panig na ibaon sa limot ang kanilang samaan ng loob. We have moved on and we should always move on. Hindi tayo dapat mag-dwell sa past kasi we cannot be successful that way. And it's good for the country. Ginawa ko yun dahil sa yung issue na yun ay issue sa prinsipyo. Issue laban sa korupsyon. Ngunit ngayon, nakaraan na yan at kailangan naman magsama-sama ang mga taong bayan, magsama-sama kami para maipahayag ang mga reforma ni President Aquino. Ngayon, may records naman yan sa Senado eh. Kwento ni Madrigal, Abril pa ng taong ito nang magsimula ang kanyang pakikipag-usap sa Liberal Party. Ang senatorial slate ng administrasyon, binubuo ng mga personalidad mula sa iba't ibang partido. Kaya naman marami ang nakapansin na hindi napabilang ang isang kapartido ng Pangulo na si Representative Erin Tanyada. May mga usap-usapang nililigawan ng United Nationalist Alliance o una si Tanyada, kaya tinanong namin ang campaign manager ng LP na si Senator Franklin Drilon tungkol dito. He will be given a post, I just don't know what. Palagi ko naman hindi sasama sa una. Siguro naman ilang beses na kami nag-usap at siguro naintindihan naman ni Erin ang desisyon ng Pangulo. Paliwanag na isang political analyst, mahalaga kasi para sa LP at una ang bawat slot na ibibigay nila sa isang kandidato. Kung marami raw kandidato ng administrasyon na mananalo, makokontrol nito ang Senado. May dahilan din daw kung bakit si Drilon ang campaign manager. Yung paglagay kay Senator Frank Drilon na campaign manager indicates that the president not only has confidence that he can run the senatorial campaign, that also means that he is already the anointed potential Senate president after the 2013 election. Sabi naman ni Senator Drilon, walang kinalaman sa Senate presidency ang kanyang pagkakatalaga bilang campaign manager. Ay, hindi po pinag-usapan niya. Kinausap ako ng Pangulo at ang sinabi dahil ilan na ring kampanya ang aking nasaksihan at nasalian, baka naman yung aking eksperyensya doon sa mga nakarang halalan ay pwede kong magamit para matulungan itong administration slate. Sanayin na rin ako sa Senado na 23 ego ang dapat himasimasin mo araw-araw. Kaya siguro magagamit ko yan dito sa kampanya. Jessica, hiningan natin ang pahayag kanina si Representative Tanyada at siya po ay nag-text na lamang sa akin. Ang exact quote niya, Jessica, ay, "I have to decline. I have been deep in thought. Thanks for your understanding." So yan, Jessica, yung text na natanggap natin mula kay Representative Tanyada. Jessica? Okay. Sandra, mataas ang expectation sa Liberal Party kasi sa kanilang linya yung daang matuwid noong election 2010. Mm-hmm. Kaya marami ang hindi nakakaintindi, why are they suddenly sleeping with their former enemies?
ang sinasabi sa atin ng political analyst na nakapanayam natin kanina, ito rin ay sa pananaw niya ay nagkulang din yung Liberal Party sa pag-groom ika nga ng mga bagong kanilang pasisikatin na leader within the party. At ayon sa kanya ay napakahalaga rin nga nitong bawat slot sa pagka-senador. At ang sinabi na lang sa atin ni Senator Drilon ay ang minake sure na lamang nila ay yung bagamat nang galing sa iba't ibang partido ang kanilang mga senatorial candidates ay nag-a-agree sila dun sa plataforma ni President Aquino. Jessica? Okay, ang isa sa mga surprise nitong coalition na ito, gaya nga ng naiulat mo, ay si Senator Cheese Escudero na noybi nga noong 2010. And then now, he is with the Liberal Coalition at nandiyan pa rin naman si Marrojas, whom he did not support in 2010. Paano kaya yan? It would be interesting to get the reaction from Marrojas and from Cheese Escudero mismo at yung ibang stalwarts ng Liberal Party, yung mga nasaktan noong 2010. Oo nga, Jessica, kasi nung natatanong nga si Marrojas in the past ay parang kumbaga timpladong timplado yung kanyang sagot tungkol dyan. At simula nga nung napabilang sa slate ng administrasyon itong si Senator Escudero ay wala naman tayo narinig na kahit anong masasamang salita na sinabi nila sa isa't isa. Pero ang pinaka-importante nga dyan ay pagkatapos ng 2013, meron namang 2016 elections na bubunuin at sinasabi nga na pareho namang maaring contender itong dalawa na to. Kaya yun na rin ang pananaw ng political analyst na nakausap natin. Hanggang 2013 lang talaga itong samahan na to at ibang usapan na yung 2016. Okay, at sa ating kasaysayan noong 1960s, 70s, mahigpit na magkalaban ang liberal at ang nationalista party. Hindi kaya ika nga gumugulong sa kanilang mga libingan yung mga naunang leader ng mga partidong ito na ngayon nagsanib puwersa itong liberal at mga nationalista. Oo nga, parang naging sa haba na kasaysayan natin, Jessica, no, ilang beses na rin nating nakita yan, no, na magkakalaban, biglang magkaibigan, tapos magkalaban uli. Ang obserbasyon naman ni Professor De Vera kaugnay dyan sa Nationalista Party, ang tingin niya ay nag-iipon ito ng lakas. Kaya mas gusto niya na manahimik na lang ngayon at makipag-alyado sa administrasyon. Pero sa 2016, bigla itong lalabas. At sa tingin nila ay gusto nila mas malakas na sila pagdating ng 2016. Okay, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.